Lakers fans mga idol, pinatikim nga itong si Isaiah Stewart ng matinding mga boost sa anyang pagbisita dito sa Staples Center or Crypto.com Arena. Alam naman natin siguro mga idol ang history na ito ni LeBron at ni Stewart. At syempre itong mga Lakers fans ay kakampi kay LeBron James. Sa introduction pa nga lang mga idol ng mga player ng Pistons, itong si Stewart ay nabuna agad. Pati na rin all throughout the game ay nakakarinig nga siya ng mga bumula sa mga Lakers fans. Panoorin natin itong mga ilang clip na to mga idol. Sa ating sunod na balita naman tungkol nga dito sa team ng Milwaukee Bucks. Dahil sa latest report nga ni Adrian Wojnarowski, ito nga daw si DeMarcus Cousins ay nagpaplano na mag-sign ng 1-year deal sa team ng Milwaukee. Hindi pa man ito official mga idol, pero sigurado na tayo na itong si Cousins ay isa ng miyembro ng team ng Milwaukee Bucks. Hihintay na lang yung final announcement at magiging official na nga ito. At sigurado mga idol, dagdag tulong ito sa kanila, spacing para kay Giannis Antetokounmpo sa court. At siguro nga rin mga idol, sandali ang pamalitan muna ito kay Brook Lopez habang siya ay injured pa rin hanggang ngayon. At sa ating sunod na balita nga mga idol tungkol muli dito sa Los Angeles Lakers, ito kasi si Meta World Peace or si Ron Artest, sinabi niya na para nga daw sa kanya ang Los Angeles Lakers ang mananalo ng championship ngayong taong ito. Ayan mga idol ang kanyang salobin at ang kanyang opinion at prediction na rin kung ano mangyayari sa ending nga ng season na ito. At may reaction dyan ng mga Lakers fans. Sabi nga nila sa ngayon daw ang Lakers team na ito ay hindi pa championship team. Kinakailangan pa nga daw nilang mag-improve at pataasin ang kanilang chemistry on the court para nga tumaas muli ang chance nila na manalo ng championship. Sabi nga nila isa nilalaro nga daw ngayon ng Lakers, hindi ito championship basketball team. Parang isang playoff team nga lang daw ito na maaga muli na malalaglag. Pero mahirap pa rin kasi magsalita ngayon mga idol, masyado pa rin maaga sa season. Halos 20 games pa lang ang nilalaro ng mga NBA teams at masyado pa nga rin maraming pagbabago ang mangyayari sa bawat NBA teams na ito. So abangan na nga lang natin mga idol sa ending ng regular season kung ang mga teams ba ay magbabago ng kanilang mga posisyon sa standings, may lalakas ba or mahihina. At yan na nga lamang muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!